Kamari Tens. So for today's video, so ayan, ito na po yung parang second part nung una nating in-upload nung medyo maayos na yung bahay. So ito na po yung nagpapagawa na ako ng bahay sa Pilipinas. So ito po ay medyo ano pa ng pandemic, recent ano pa ng pandemic. So ayan yung pinaka ano nung pinupuntasyon na yun sa may hallway papunta doon sa loob ng bahay. So ayan, medyo magastos nga lang nung nagpagawa tayo ng bahay kasi nga kasalukuyang pandemic kasi nga nagtaas talaga yung mga materials. So ang laking adjustment nung pagpapagawa natin ng bahay kasi nga mahal ang mga ginamit. So ayun, ang dami rin nating budget na nailabas dyan. So yan, pamangkin ko, kapatid ko, at saka yung isa pang kaibigan ng kuya ko, sila yung gumawa nung unang part ng bahay. So ayan, nagpalit din pala tayo ng mga yero kasi nga medyo may pagkaluma na yung mga yero. So gumamit tayo ng long span dyan para mas maayos yung pinaka bubong natin. Then yan po yung pinaka pagpunta dun sa bahay. Yan, yan yung pinaka hallway, tapos yung ginigiba kanina yun yung papunta doon sa pinaka loob ng bahay. So ayan, nagpa-concrete tayo ng parang ano dyan na pagkakapitan ng extension ng pinaka bahay, tapos kasi lalagyan pa ng mga roll up yan. So ayan, inaayos lang nila yung pinaka ano poste. Then ito po yung ginuhit ko dati kung paano yung construction ng bahay. So ayan yung pinaka pinataas ko na bubong do sa likod. Yan po yung dati niyang bubong. So ayun din po yung lababo natin dati, kulay white. Tapos ganyan siya kababa dati yung nasa bubong sa likod. Then umutulo at tumatalas dun sa pinakaloob kaya nagpapalit na tayo ng bubong dun sa likod. Kaya yan, nagpa-concrete din tayo ng parang drain nung yero sa likod. Then yan po yung pinaka CR natin before. So kung tutusin po, malaki po yung improvement ng bahay. Yun nga lang po, hindi pa siya totally finished. Marami pa pong kailangan ipa ayos. So ayan yung adjustment nung pinaka ano nung stalls, dalawang stalls. Then ayan, nagpa-order na tayo ulit ng semento tsaka halong lang para mailagay na nga ulit yung mga dapat ayusin. So ayan, nagbiga din sila ulit dun sa pinakaloob para nga dun sa pwesto ng mga ano natin, mga stalls. Ayan, ayun yung dating ano ng bahay. So giniba lahat yun doon sa front. Ayan, ayan po yung pinaka front natin. So ayan po yung na-adjust doon sa pinaka bahay. Ayan, ito po yung tinanggal doon sa pinaka side ng bahay para doon sa sliding door at saka dun sa mga bintana. Yan. Marami rin akong pina-adjust na ano ng pwesto ng kwarto, magmula dun sa kusina, magmula dun sa banyo. Kaya medyo maraming ano. Siyempre kapag wala ka dun sa pinaka ano natin, yung hindi ka talaga totally nandun sa pinapagawa mo, medyo maraming adjustment kasi mahirap magkipag-communicate lalo na kung malayo ka. So ano ko naman yun, alam ko naman yun kasi marami din silang ginagawa. So naging okay naman yung mga ano natin. Still on process, but soon matatapos din siguro to. Then yan yung mga ano, then yung mga other na pwede pang gamitin na mga bakal at saka mga yero, pinadala natin doon sa buong bahay sa barrio. Then yun, nagamit naman nila so far. Then ayan pa, marami pang
ayusin. So pinalagyan ko na rin ng insulation yung pinaka ano natin, long span natin na bubong para hindi masyado mainit, kasi pag afternoon naka-focus lahat yung init sa amin. So ayun yung dating harap, kaya medyo ang pangit talaga niya. Yung mga kapitbahay namin, sobrang ganda na ng bahay. So kami lang yung nakapagitan na ano. Yun nga lang, pag nagpapagawa ng bahay, maraming stress. Yung sila yung nagpapagawa ng bahay, wala kaming sinasabi anything. Pero nung ako na yung nagpagawa ng bahay, marami na silang complain, marami silang ganito, marami silang ganyan. So sila na yung bahala dun, kasi magpapa-stress tayo lalo lang tayo magugulo. So ayan yung pinalagay nating dalawang roll up. So kung gusto nyo pong magpa-inquire ng roll up, sabihan nyo lang po ako. So ayan, pinapalitan din natin yung gate natin. So ito yung mga ano, roll up. So maraming salamat sa panonood.